Manila Santos. Bago pa man umusbong ang social media, isang pangalan na ang namayagpag sa larangan ng volleyball. Ito ay si Manila Santos. Si Ella Santos ang nag-iisa at natatanging babaeng atleta ng De La Salle State University na nagkaroon ng jersey retirement. Isa rin si Manila Santos sa mga itinuturing na pinakamagaling na atleta ng nasabing paaralan. At hanggang nga sa kasalukuyan, wala pa rin nakakapantay sa mga naiambag nito sa larong volleyball. Matatandaan na isa ang FEU sa mga pinakamagaling na team noon sa UAAP Women's Volleyball. Ngunit nang dumating si Ella Santos at naglaro sa DLSU, nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Sa posisyon nito bilang isang open spiker, si Manila Santos ang naging dahilan kung bakit ang DLSU ay naging isa sa mga pinakamagaling at pinakasikat na team sa UAAP. Nakakuha si Manila Santos ng 3 Best Receiver Awards at nag-uwi rin ng 4 na volleyball championships sa kapanahunan nito. Siya rin ang itinanghal na Finals MVP noong 2008. Si Manila Santos at ang retired jersey number 14 nito ang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa mga atleta kundi maging sa buong DLSU community. Sadyang malaki ang naging influence ni Manila Santos sa buong De La Salle community at itinuturing nga na ang pinakitang kakayahan nito ay minsan lamang sa isang henerasyon. Michelle Carolino. Nakilala si Michelle Carolino dahil sa lakas ng palo nito at sa kanyang signature hang time. Sa katunayan, isa si Michelle sa mga kinakakatakutang manlalaro noon during her prime years. Dahil sa taas ng talon at lakas ng palo na taglay ni Michelle, mabilis itong nakakuha ng maraming tagahanga. Isa si Michelle sa mga manlalarong may pinakamaraming fans noong araw. Kaliwat kanan noon ang mga placard o poster na merong nakasulat na M9 o di kaya ay M9 Spike. Pinangunahan noon ni Michelle Carolino kasama ang kapatid nito na si Mayette ang San Juan de Letran Lady Knights na makuha ang back-to-back championship sa NCAA. Nakakuha din noon si Michelle ng iba't ibang individual awards kagaya ng Best Attacker, Best Scorer at Most Valuable Player. Kasama si Michelle sa ating national team na naglaro noong 2005 SEA Games kung saan huling nakakuha ng medalya ang ating bansa. Maliban sa ating national team, naglaro din noon si Michelle sa Shaky's V-League kung saan irepresenta nito ang UST Golden Tigresses at Philippine Army Lady Troopers. Taong 2008 nang naging guest player naman ng DLSU si Michelle Carolino kung saan nag-uwi ito ng MVP award sa nasabing conference ng Shaky's V-League. Para sa mga tagahanga at mga sumubaybay sa karyera ni Michelle Carolino, mananatili itong isa sa mga pinakamagaling na manlalaro sa ating kasaysayan. Bea Pascual. Isa sa mga maituturing na pinakamagaling na middle blockers ng Ateneo Lady Eagles, si Bea Pascual. Sa katunayan, nakakuha kaagad si Bea Pascual ng Best Blocker Award sa unang taon pa lamang nito sa UAAP. Kasama noon ni Bea ang Fab 5 ng Ateneo na pinangungunahan ni Jem Ferrer. Dahil nga sa ganda ng laro ng Fab 5, madalas na nakakaligtaan ang mga naiambag ni Bea Pascual bilang isang middle blocker. Pero kung ating balikan ang mga naging laro noon, hindi maipagkakaila na isa si Bea Pascual sa mga naging pinaka-consistent na blockers ng Ateneo. At dahil nga sa magandang offense at net defense na ipinakita ni Bea Pascual, simula noong season 72 ng UAAP, nagkaroon ng 9 na sunod-sunod na Final Four appearances ang Ateneo Lady Eagles. Maliban sa offense at defense, naging magaling na leader din si Bea Pascual dahil sa pinakita nitong maturity at experience sa mga teammates nito.
Hindi maipagkakaila na isa nga si Bea Pascual sa mga dahilan kung bakit nakuha ng Lady Eagles ang powerhouse status. Rissa Jane Laguilles. Sa tangkad nitong 5'7", ni minsan ay hindi nakitaan ang takot si Rissa Jane na pangatawan na ng posisyon nito bilang isang middle blocker. Bagamat hindi kataas ang kagaya ng ibang middle blockers, itinuring si Rissa Jane na isa sa mga pinakamagaling na manlalaro ng Adamson Lady Falcons. Naging sikat si Rissa Jane dahil sa taglay na talino nito at sa iba't ibang opensa na pinapakita nito tuwing naglalaro. Isa siya sa mga naging instrumento kung bakit nakuha ng Lady Falcons noon ang final appearances sa UAAP Season 68 at Season 70. Maliban sa galing nito sa offense at defense, nakakuha din ito ng Best Server Award. Minsan ding naging champion noon ang Adamson sa Shakey's V-League kung saan naiuwi ni Rissa Jane ang Finals MVP Award. Sinasabi nga ng karamihan na kung naglalaro lang ngayon itong si Rissa Jane Laguilles, ay malamang mahihirapan ang ating mga kasalukuyang middle blockers. Rose Ann Taganas. Isa sa mga pinakamagaling na libero ng Far Eastern University si Rose Ann Taganas. Hindi nakakuha ng individual awards noon si Rose Ann Taganas dahil nga sa nakasabayan nito ang magaling din na libero ng Adamson na si Liz Ligata. Gayunpaman, dahil sa steady defensive outputs na ipinakita ni Rose Ann Taganas noong UAAP Season 70, nagawa nilang talunin ang Lady Falcons at naiuwi ang championship. Sa posisyon nito bilang isang libero, si Rose Ann Taganas ay nananatiling isa sa mga itinuturing na bayani ng FEU Lady Tamaraws. Shaira Gonzalez. Kung meron mang volleyball player na gusto nating makitang maglaro muli, malamang nangunguna na sa listahan si Shaira Gonzalez. Kagaya ni Rissa Jane Laguilles, middle blocker din ang posisyon ni Shaira sa height nitong 5'7". Dahil sa taas ng talon at lakas ng palo nito, malaki kaagad ang naiambag ni Shaira sa unang taong paglalaro nito sa UAAP. Matatandaan na matagumpay na naiuwi noon ng FEU ang UAAP Season 70 title. Tuloy-tuloy ang pagpapakitang gilas ni Shaira Gonzalez nang muling naglaro ito para sa FEU noong sumunod na taon. Season 71 nang nakakuha ang FEU ng second place o silver medal sa women's volleyball. Sa kanyang ikatlong taong paglalaro sa FEU, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng knee injury si Shaira Gonzalez na siyang naging dahilan ng hindi paglaro nito sa buong season. Matapos matamo ni Shaira ang nasabing injury, hindi na ito muling nakita pang maglaro sa volleyball court. Cherry Rose Rivera Macatangay. Si Cherry Rose Macatangay ang nag-iisang volleyball player na tatlong beses nakakuha ng Best Scorer Award sa Shakey's V-League habang naglalaro sa tatlong magkakaibang team. Matatandaan na naglaro noon si Macatangay para sa teams ng Letran, San Sebastian College Recoletos at Adamson University. Sa edad na 16, si Cherry Rose Macatangay ay nakabilang sa ating national team noong 1995 Southeast Asian Games kung saan nagpakita ito ng kakaibang tapang at galing nang harapin nila ang Thailand sa gold medal match. Marami ang nagulat at humanga sa galing na ipinakita ni Macatangay kung saan ang ating bansa ay matagumpay na naiuwi ang silver medal. Sa kasalukuyan, si Macatangay ay isa sa mga assistant coaches ng Adamson University at maituturing nga na isa sa mga pinakamagaling na volleyball players sa kasaysayan.